Okay, dito kayong dalawa. Ayan, oh, mako, tayo po yung ano na. Nag-start na. Dine, may dalawa pa dito, Chriselle. Tig-isa kayo, Dine. May isa pa rin dito, oh. Para yung mga darating na bisita, idea na lang sila sa likod. Oh. Kulang pa ng isa dito. At saka dito, dito. Oh, tap. Dito ka, tap. Bilis, Dine. Okay, tayo magsitayo at mag-opening prayer tayo. Tayo manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Handog namin sa inyo ang napakagandang araw na ito dahil ito'y bigay nyo rin sa amin upang kami ay mapayapa at matagumpay na magtitipon sa pananambahan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Tunay na kayo rin ang gumagawa para maging maayos at matagumpay at may pagkakataon ang bawat isa sa amin na magawa ang kalooban niyo po, katulad ng araw na ito. Ito'y araw ninyo, araw ng pananambahan. Salamat po at nasumpungan niyo po kami, inyong mga tinubos, sa loob ng bahay-sambahan na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay tunay na magbigay ng totoong papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagpapasalamat sa inyo, Panginoon, mula sa aming mga puso. Napakadakila po ng mga ginawa niyo sa amin, una at higit sa lahat, yung kami inyong pinatawad bilang kami ay mga isinilang na makasalanan na dati sana ay patungo sa apoy ng impyerno sa kabilang buhay, pero ngayon ay mga tagalangit na. Salamat po sa sakripisyo ng Panginoong Kristo na siya nagkatawan tao, ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, nadanak ang kanyang dugo at siya'y namatay dahil inako niya nga po ang aming kasalanan, pagiging makasalanan at kaparusahan ng kasalanan. At siya'y inilibing upang ilibing sa pagkalimot ang lahat ng aming pong pagiging makasalanan at mga ginawa, ginagawa at gagawin pa na kasalanan, Panginoon. Salamat po at kayo muling nabuhay upang aming pananampalataya ay ganap at kami po ay tunay na merong kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po kami mga tagalangit na at habang nasa lupa kami, kami po ay narito upang paglingkuran kayo at sambahin kayo, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa, ibigay ang best, ang tunay na kamalayan ay maipakita, Panginoon, sa bawat bahagi ng programa. At meron kaming dalawang kapatid na sa mga sandaling ito ay sila po ay pupunta sa ibang lugar. Si Aaron, Panginoon, patungo sa ibang bansa. At ito po ang kanyang araw na schedule, Panginoon, gaya ng aming mga panalangin na siya inyo pong dadalhin ng safe and sound sa kanyang lugar na pupuntahan. At may taglay na kaaliwan at kapayapaan sa kanyang buhay at puso. Maging si Christian na patungo din, Panginoon, sa kanyang paghahanap buhayan, Panginoon. Saan man siya naroon sa mga sandaling ito, ang inyong kamay, ang yung mag-iingat sa kanilang dalawa, Panginoon, ni Aaron. Pagpalaan niyo po, Ama, ang mga kapatid na nasa online, bawat isang narito, kaming lahat, Panginoon, sa inyo lahat ng kapurihan, sa lahat ng aming gagawin. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Tayo muna ay manood ng ating online choir para po sa ating pong... Still our hearts cry out.
Papakita lang ng Panginoon dito Rodely din eh dito saan at mayroon pang isa dito pwedeng umupo dito dalawa pa tsaka dito isa pa no may papakita lang ng Panginoon ang kanyang kalakasan kapangyarihan kalulatian ano ho yung kanyang majesty ay sa pamamagitan nating mga tinubos kaya maganda po yung prayer nung awit na purity from within ano ho maging malinis ang ating pagkataong loob ng ating inward man. Ano ho? Pagkatapos ay ang sunod na panalangin doon ay pagkatapos ng purity ay yung kanyang power, strength. Para po tayo ay maging masunurin yung mga do's and don'ts. Ano ho? Kung makikita ang ganap na pagbabago sa buhay Kristiyano ng mga tinubos, ano ho, yung perfection na sinasabi, yung maturity, makikita at doon hahanga ang mga tao. Ang sabi ng Matthew chapter 5 ay pag nakita yung ating nagsashine, ang ating testimony,
ano ho, yung ating pong patotoo, go-glorify nila ang Diyos. Ano ho, pag glorify nila ang Diyos, dahil sa iyong patotoo, dahil sa ating patotoo, napakadali na mag-akay. Ano ho? Salamat sa Diyos. So, itong mga ginagawa nating pagtitipon, ito'y pagsamba, at the same time, tayo po ay binabalikan ng kalakasan. Ano ho? Binabalikan tayo dito ng kaayusan, update, maintenance ng ating spiritual na buhay. So, para lalo maging efektibo, yung ating natutunan sa salita ng Diyos, bago tayo magdire-diretso, dumako muna tayo sa pagharap sa ating mga sarili, sa harapan ng Diyos, na magkaroon tayo ng pagpapakababa. Tayo magpakumbaba, magsaliksik tayo, ano? Tayo magsisitayo, tahimik sa kanyang sarili, sa harapan ng Diyos, na siya ay susuko, magpapakababa. Ano man ang mga naging pagkukulang, pagkakamali sa mga nakarang araw, isuko po natin. Pakinggan natin ang salita ng Diyos habang tayo ay nasa espiritu pa rin ng pakikipag-usap sa Diyos. Mula sa banal na kasulatan, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering yourselves, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo ay lumapit sa kanya sa pastoral prayer. Salamat po, Ama, sa pagkaing spiritual sa inyong mga salita na aming narinig at binasa. Tunay, Panginoon, napakadakila ng inyong kalooban at ng inyong gustong mangyari sa inyong nilalang, sa inyong mga nilalang at sa inyong pong mga tinubos. Kami na inyong mga tinubos, Panginoon, ay tinuturuan ninyo, inaaralan po ninyo na maging considerate sa bawat isa. Sapagkat tunay nga po na habang kami nasa lupa pa, kahit kami ay ligtas na, kahit kami itagalangit na, kahit kami pinatawad na, malinis na sa inyong banal na paningin, kami po ay justified na. Kami po ay nasa laman pa rin, nasa lumang katawan, narito pa rin sa amin pong physical na katawan na
tampulan ng kahinaan at ng kasalanan, Panginoon, kung kami ay hindi magiging updated at hindi kami regular sa aming spiritual feeding, sa pagkain namin ng inyong salita at pananalangin at fellowship at pagsamba, kami po ay manghihina. At kami po ay tunay na mamumuhay muli na gaya ng hindi mananampalataya. Ang mga attitude, ang mga prinsipyo, katwiran, ang mga practices, Panginoon. At meron pong ganun ang mga mananampalataya na ang sabi po dito na yung mga espiritual, yung mga maayos ang espirito, lumalago at malalakas espirito, ang responsibilidad po ay paalalahanin at akayin at mapabalik. At salamat po, Panginoon, sapagkat ganun ang inyong kalooban sa mga tinubos po ninyo. At salamat din po, Panginoon, sapagkat ang isang iglesia ay, katulad ng iglesyang ito, ay mas malaki ang porsyento ng mga maaayos ang espirito. At Panginoon, salamat po sapagkat ang sabi niya inyong salita na aming binabasa ay kung kami hindi manghihimagod sa aming pong mga paghahasik ng tama, ng kalooban niyo, ng mabuti, ng pagpapatuloy, ng paglilingkod, kung hindi kami manghihimagod, Panginoon, kami ay aani. At tunay na napakasarap umani, Panginoon, ng mga bagay na pang-espiritual. Dito man sa buhay na ito, yung mga gantimpala nyo, yung mga pagpapala nyo, o maging sa judgment seat of Christ. Panginoon, hindi walang kabuluhan ang aming pong pagpapatuloy sa inyo. Kaya nawa, ang inyong mga anak, hanggang sa kayo'y bumalik, ay masumpungan ninyo na regular at ito po ay bahagi na ng aming buhay. Ang paglilingkod, ang pananambahan, Panginoon, at ang pagpapatuloy, anuman ang mangyari. Alam namin ang mundong ito ay may katapusan at malapit na ang katapusan, gaya nga po nang nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming sanlibutan, na halos sa namamayagpag ang kadiliman, Panginoon, ang kasamaan, ang nagahari, Panginoon, ang kamunduhan. At alam namin, Panginoon, na kumbaga sa tao ay matanda na ang aming panahon. At kayo po ay may pangako na muling babalik anytime at kami inyong kukunin. At sa huling pagkakataon, mangyayari po tinatag na 7 years tribulation period sa buong sanlibutan. At salamat po dahil may pagkakataon kami na mga mahal sa buhay. Maakay muna bago mangyari yon. Pagpalaan niyo po, maging malakas, maging maayos ang espiritu na inyong mga anak. Ma-update po, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalaan niyo po ang aming umagang ito, ang aming pananambaan. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung upo at tatawagin natin dito ang ating tagapagpaawit. Meron pa dito isa dito sa anong ito. Floribet, dito ka na sa tabi ni ano. At yung mga may bata diyan na lang sa bandang huli. O yan, din isa. May isa pa din eh. O yan, ito na si ano na lang pala. Si Sophia. Sophie ka nga, Sophie. Ayan, din eh. Amen. Amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay magsitayo at tayo umawit at magbigay papuri sa ating Panginoon. Atin pong awitin ang Such Love, page 22. Pakibukas daw po ng mic ng piano. First verse, that God should love. Ready? Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Ready? Sabay-sabay po tayo. That same, that God should love a sinner such as I, should yearn to change my sorrow into bliss, nor rest till He had plans to bring me nigh. How wonderful is love like this. Amen. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like. Amen. Second verse.
that Christ should join so freely in this game. All the wicked men he's dead on Calvary. Did ever human tongue find nobler theme? And love divine that ransomed me. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is it. Amen. Third verse. That for a willful outcast such as I, the Father planned a Savior bled and died. Redemption for a worthless slave to buy, who long and love and grace defy. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love. Last verse. And now he takes me to his heart, the Son. He asked me not to feel the servant's place. The far-off country, one is all or none. Wide open are his arms, amen. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love, like amen. Next song po tayo. The Name of Jesus. Page 79. The name of Jesus. Ready? First verse. Sing. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever. Second verse. The name of him whose heart knows all my griefs and bears so far. Who bids all anxious fear depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever. The name I fondly love to hear, it never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Chorus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever. Last verse. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Jesus, oh, how sweet the name. Jesus, amen, the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever.
Next song po tayo. The Comforter Has Come. Oh, spread the tidings throughout. Ready? First verse. As I'm saying, oh, spread the tidings round, wherever man is found, wherever human hearts and human words abound, let every Christian tongue proclaim the joyful sound. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Second verse. The long, long night is past. The morning breaks at last. The hush, the dreadful wind. God over golden hills. The day advances fast. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter. Third verse. Though the great King of Kings, with healing in His wings, to every captive soul a full deliverance brings, and through the vacant cells the song of triumph rings. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise given. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Oh, boundless love divine, how shall this song of mine to wandering mortals tell the matchless grace divine, that I, a child of hell, should in His image shine. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the promise was given. Oh, spread the tidings love, the sun in heaven found. The Comforter has come. Last verse. Sing till the echoes fly. Po tayo magsiyo po. Maraming salamat po sa bawat isa. That my trials come.
Gaya ng mensahe ng awit na yan, kung hindi daw ika sa mga problema, ay hindi nila alam na kaya palang sagutin ng Diyos yun at paano ang pag-apply ng pagtitiwala sa Diyos. Ano ho? Sa iba, pag hindi maayos ang pagtingin sa problema, titigil na lang. Inayong upo dito, nag-i-start na tayo. Wala nang kwentuhan. Focus tayo. Bakit kukuha rin yata yung member ng kwardon? Ha? Bakit wala? Reasonable ba yung mga wala? Siguradihin na reasonable yung wala, ha? Dahil ilan na yung beses ko nakikitang wala. Pag dalawang beses na absent sa online choir, tatanggalin na muna. Na maliban sa excusable. Pero ano ba naman yung mag-excusable na dalawang linggong wala? Eh, nagpa-practice lang naman. Hindi naman dito, kundi sa bahay. Ano ho? So, napakagaan na po ng choir natin. Okay, salamat sa Diyos. Ano ho? Tayo ay magsaya sa Panginoon. Bagamat meron tayong isang inahin dito, hindi, magiging ina pa lang yan, ano, kung di baog. Ang sa kasalukuyan, ang kanyang kabiak ay on the way. Anong oras mismo ang flight? Alas 6 ng umaga? Anong gabi? So, nado na sila ngayon, o... nasa agency na magmumula patungo doon. Ano ho, so patuloy nating pag-pray, pag-iingat ng Diyos. Ano, at si Christian daw ay nasa on the way din. Ngayon din yata ang umaga ni hatid sa sakayan. Cebu, Cebu. Okay. Okay, so tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos at buksan natin ating mga Bible sa ating pinaka-text sa 2 Corinthians chapter 4 at ang gusto kong basahin ay verse 16. Tama-tama. May kinalaman ang atin pong narinig na mensahe ng choir dito sa atin hong paksa at sa atin hong text topic. 2 Corinthians chapter 4 verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Pagpalainawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Humihingi kami, Panginoon, ng patuloy na gabay, inspirasyon ng banal na Espiritu sa pag-aaral ng mga salita. Tulungan niyo po kami na makuha namin ang sustansya, ang bitamina ng inyong salita para ang aming kaluluwa, ang aming pananampalataya ay lumakas at lumusog. Katulad nitong si Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahang mga kamanggagawa niya. Bagamat daw ika ang kanilang physical, ang kanilang outward man, ang kanilang laman ay pahina. Patungo po ito sa pagkasira, perishing, ang sabi po ng salita. Ay ang kanila namang inward man, ang pagkataong loob, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu, ay araw-araw ay nababago, lumalakas at patuloy na lumalago, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makuha namin nga ang mensahe na dapat naming makuha dito upang maging katulad kami ng mga mananampalatayang ito. Na wala sa aming vocabulary ang tumigil, ang bumalik sa dati, sa mali, at sa maling paraan ng pamumuhay. Kundi anuman ang mangyari, kami ay hanggang sa kayo bumalik, masumpungan po ninyo na nagpapatuloy na mayroong katapatan. Pagpalaan niyo po ang lingkod na gagamitin at patuloy ang bawat tagapakinig, gising na diwa, kasiresohan at disiplina sa sarili. Maging ang mga nasa online na aming pong kasama sa pagtitipong ito at sa pag-aaral ito. Salamat po ng marami. Pagpalaan niyo po ang mga bata at tagapagturo. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Salamat sa inyo. Ang ating paksa ay... narin sa bandang unahan, we faint not. Ano po? Hindi kami nanghihimagod. We faint not.
Pag sinabing faint, yan po ay tumutukoy sa panghihimagod or panghihina. Ano? Kasi diyan sa verse 1 ay ginamit din ang salitang we faint not. Sa verse 1. Ano po? Sa verse 16 ay sinabi din diyan ang for which cause we faint not. Ano po? So sa Tagalog ay magkaiba ang kanilang pakahulugan. Sabi sa Tagalog ay hindi kami nanghihina sa verse 1. Sa verse 16 sa Tagalog ay hindi kami nanghihimagod. So pareho pong kasama yan sa pakahulugan sa salitang faint not. Ano po? Yung hindi nanghihina or hindi nanghihimagod. Ano ho? So sana yan din po ang ating desire ng puso. Yung prayer na hindi tayo manghina o manghimagod sa Panginoon, sa paglilingkod, sa pagpapatuloy, huwag tayong manghihimagod. Amen po ba? Dapat desire ng puso at desisyon ng puso, desisyon ng ating sarili na anuman ang mangyari sa buhay na ito, hindi tayo manghihina at hindi tayo manghimagod. Sa atin kasi nakasalalay ang pasya na yan. Hindi tayo robot ano na tayo po'y sunod-sunodan ng wala tayo sa ating kalooban at wala sa ating kaalaman. Ano ho, kundi tayo po, gaya ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay kusa, malinaw sa ating isip, puso, tamdami na inihahandog natin ang ating sarili sa Diyos. Na tayo po ay magpapatuloy anuman ang mangyari, anuman ang hadlang, anuman ang problema. Ano ho, hindi tayo manghihina, hindi tayo manghihimagod. Okay? So that should be our desire, decision, determination, and dedication. Dapat dedicated tayo sa atin pong nasumpungang tamang pananampalataya. I-dedicate na natin, ihandog na natin ang ating buhay at nalalabing buhay sa buhay na ito sa Panginoon. Mga minamahal, iisa lang ang buhay natin, tandaan natin. Ano? Dati, nung hindi pa tayo nakakaunawa ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, yung kanyang ginawang sakripisyo, yung kaligtasan natin. Siya namatay, inilibing muli ng buhay. Hindi pa natin naunawaan na yun pala ang solusyon para tayo dumiretso sa langit pag namatay, buhay pa tayo, gusto mawala yung aking pustiso. Buhay pa tayo, alam na nating tayo ay hindi sa impyerno pupunta. Buhay pa tayo, alam nating tayo ay sa langit na pupunta. Dahil naunawaan natin at sinampalatayanan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Yung kanyang sakripisyo. Ano? Naunawaan natin na hindi na tayo kinakailangan magpakahirap, wala na tayong dapat gawin para pumunta sa langit, para umiwas sa impyerno. Yun ay sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng Panginoong Kristo. Wala tayong ginawa kundi sumang-ayon, sumampalataya, tinanggap si Jesus sa puso bilang tagapagligtas. Tayo ngayon ay tagalangit na at hindi na tayo pupunta sa impyerno. So dapat, yung nalalabing oras natin, buhay, sa buhay na ito, simula nung maligtas tayo, hanggang sa tayo mamatay, dapat ihandog na natin yan sa Diyos. Ha? Whether full-time kung merong panawagan or faithful na mananampalataya na miyembro ng Iglesia ng Panginoon habang tayo ay narito sa lupa. Kunti na lang naman yun, nalalabi nating oras mga kapatid. Gaya ng sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 7, the end of all things is at hand. But the end of all things is at hand. Malapit na. Bukod doon yung buhay natin, walang katiyakan eh. Akala natin, bukas, okay pa. Pero yung pala, isa sa atin, tapos na pala ang buhay. Katapusan na. Walang nakakaalam. Walang nakakatiyak. Sabi ng Santiago 4.14, diba? Na ang buhay ng tao ay katulad lamang ng singaw na sa sandaling panahon lumilitaw at pagdakay biglang napapawi, nakatakda kasi sa tao mamatay na minsan. Ano, walang nakakaalam niyan. So, ligtas man o hindi ligtas, tayo po ay pansamantala lang dito sa lupa. Wala sa ating pansamantagal o permanente sa lupa. Ano po? So, kaya dapat, simula nung tayo maligtas, ano? Ang sabi kasi diyan sa verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy. Kung papansin natin yung mercy, meron tayong dapat na kapahamakan na tayo ay iniligtas ng Diyos yun. Ano yung kapahamakan dapat na yun? Impyerno. So, tumanggap na tayo ng kapatawaran, tumanggap na tayo ng pagtubos, ng paglilinis, hindi na tayo parusahan sa impyerno, that is mercy of God.
No? So tayo ay laging ang ating kaisipan, ang laging ating kaunawaan, laging katuwiran natin, logic natin sa buhay, kaya hindi tayo dapat manghina kapag tayo ay nakaranas na ng kaligtasan, ng kahabagan ng Panginoon. Kaya yung natitirang sandali natin, mga kapatid, anuman ang mangyari, dapat meron tayong desire or prayer. At desisyon na natin talaga. Anuman ang gawin ng diablo, anuman ang mangyari sa kasalukuyan, sa hinaharap, hindi tayo manghihina at manghihimagod. Okay? Meron kasi ditong negative side, yung causes ng panghihina. Bago natin discussin yung solusyon naman, ano ho, yung paraan para tayo ay hindi manghina, ano ho, tignan na muna natin yung causes ng posibleng tayo ay manghina. Kasi tao lamang tayo, tao lamang in a sense na tayo po ay hindi all-powerful na gaya ng Diyos na walang kahinaan. Hindi tayo gaya ng Diyos na perfect, na tayo ay walang kakulangan, kapulaan, o tayo ay infinite. No, tayo po ay created being lamang na talagang merong mga weaknesses. Ano ho? Pero yung weaknesses na yan, pupwede po nating masolusyonan yan through the words of God. Pero tignan muna natin dito yung mga maaring dahilan para tayo manghina, para pag nakita natin yan, maiwasan na natin, huwag na tayong maisahan. Nung mga kadahilanan, mga common causes ng panghihina o posibleng panghihina. Nandiyan mismo sa talata sa 16. Tignan yung sabi dyan, for which cause we faint not. But, sabi dyan, but though our outward man perish. Ito yung unang posible na maging cause ng ating pong panghihina or panghihimagod. Ano? Panghihina at panghihimagod. Kasi siyempre, pag nanghina ka, mga kapatid, maaaring tumigil ka na. So, pag naman ikaw ay nanghimagod, pag sinabi ng himagod, nananawa. Nananawa ka na. Diba? Pag nanghimagod, kumbaga ikaw ay napundi na, ikaw ay sawa na. So, kombinasyon po ng panghina at panghimagod, yung pong salitang we faint not. Na ang sabi dito, yung outward man, perish. May problema, no? Yung outward man, ito yung ating physical body. Ito yung ating laman. Ito ang kalimitang dahilan ng panghihina at ng ating panghihimagod. Ito yung dahilan. Ano ho? Kasi ito ay ano, corruptible. Ang ayon sa sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, ang ating lupang katawan ay corruptible. Ito ay mortal. Hindi ito immortal, hindi ito incorruptible. Pero pag tayo ni-rapture, kung tayo ay saved na, o kung ikaw ay saved na dinatyang ka sa rapture, translation of the body ang mangyayari, from mortal to immortal body, from corruptible body to incorruptible body, from earthly body to heavenly body. Sa saved naman na namatay, resurrection. Ganun din ang mangyayari. So habang hindi pa nangyayari yon, narito pa tayo sa physical na katawan. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, talagang sina Pablo, habang nasa tabernakulong ito na ukol sa lupa, merong tinatawag na mga groaning o paghibik. Kasi ito, ang unang-unang problema nito, yung tinatawag na aging, pagtanda. Yan po yung sinasabi dyan, though our outward man perish. Ibig sabihin po niyan, sa pahina, sa patanda. Sino sa atin ang habang tumatagal ang panahon ay palakas ng palakas? Siguro yung mula sa pagsilang muna hanggang sa umabot siya sa ganon, tirik na tirik, pero aabot ka rin sa kalagitnaan ng buhay mo. Hindi lang natin alam kung hanggang, kung kailan, kung saan yung edad, pero ang tendency talaga niyan, lahat tayo ay nakahiga. Ang katapusan natin dito sa lupa, hihiga ulit tayo. Right? Ganun lang naman yan ang buhay natin. So, dati-dati, katulad ko na lang, di ba? Dati, kumpleto, ang ganda ng ngipin ko ngayon. Peke na ang ngipin ko. Tumatanda na. Dati, kumpleto ang buhok ko. Ilang million yata yun eh, yung bilang ng buhok ko. Pero ngayon, 1,000 na lang yata o hundreds na lang. Wala na. Kaya yan, tinuluyan ko na. Dati, malakas. Kaya ko pang mag-basketball. Yung ring dyan, kaya kong abutin yan. Lalo't merong hagdanan. Nung kalakasan pa, nag-iigib ako, nagbabalagwit ako, dalawang balde sa magkabila, una't huli. Kaya ko yun, kasi payabangan. Malakas ang katawan, pero ngayon, malaki na ang inhina ng katawang lupa.
Kasi nga, yun ang sinasabi diyan na though our outward man, physical body, perishing, aging, tumatanda. Marami nang hindi kayang gawin ang katawang nanghihina at tumatanda. No? So, yun ay pupwedeng makapanghina o makadiscourage o makapanghinawa o manghimagod. Pupwede yun. At minsan magdesisyon na lamang na kayo na lang, hindi ko na talaga kaya. Di ba? So, pero itong sinasabi ni Pablo, hindi kami nanghihimagod, hindi kami nanghihina, hindi kami titigil, hindi kami uurong, hindi kami kakaliwa, kakanan, hindi kami babalik sa mali. Kami magpapatuloy kahit pa merong posibleng dahilan ng panghihina at yun yung aming physical. So, kalimitan na rin, ginagamit siya ng excuses yung physical. Aging. Pagkatapos, meron pang tinatawag na aching or ailment. Yung karamdaman. Mga pain. Ano ho? Ay talaga namang meron tayong ilang mga patid na hanggang ngayon na dinadialysis. Ano ho? Talagang meron mga maintenance. Ay talagang nakakapanghimagod. Minsan, dun din sa mga sumusuporta, nakakapanghimagod. Pero hindi natin kinakailangang manghimagod. Kailangan natin magdesisyon na tayo po ay maging patuloy na kabalikat at tayo po ay suporta sa mga nangangailangan at maging sa ating sarili. Desisyon yan eh. Ika nga ay hanggang kamatayan, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, ba, ang daming mga banta sa kanyang buhay, tanikala, ibig sabihin kulungan, perisuhan, ano, at yung kamatayan. Talagang sabi niya, hindi yun naka, ano yun, nakabagabag o hindi yun nakapanghina, hindi yun nakapanghimagod sa kanya para siya ay tumigil at siya ay umurong at siya ay umalis na sa ministry. Hindi ika. Hindi niya ika minahal ang kanyang sarili. Nasa kanya, worry sa kanyang mahalaga. Hindi ika. Basta siya magpapatuloy sa Panginoon. Ano? So, yan din ang sinabi niya. Hamon din niya sa Galatia chapter 6, yung binasa natin kanina sa verse 9, di ba? Paki-check mo nga dyan sa Galatia chapter 6. Ang pagkakasabi sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ibig sabihin si Pablo sa lahat ng kanyang mga tinuturuan, lagi niyang advice na mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong manghihimagod. Ang sabi naman niya dito, may aanihin tayo. May biyaya. Basta magpapatuloy tayo. At salamat sa Diyos, ano, tayo po ay 26 years na nag-i-exist bilang isang iglesia lokal sa bayang ito ng San Jose at meron tayong inaani. Eh kung tayo ay nanghimagod, nanghina tayo dahil nakita natin ang liit ng bilang, ang liit ng kakayanan at nanghimagod tayo, nanawa na tayo at katulad ngayon, meron naman tayong second round ng ating first fruit, kung tayo manghihimagod, nakakasawa na, nakakapanghinawa na, mga kapatid, ay hindi tayo aani. Eh tayo rin ang gagalingin kung tayo magdidesisyon, mga kapatid. Diba? O kita nyo, ang laki na ng diferensyan noon at ngayon, yung before and after ng ating buhay dito sa gawain ng Panginoon. Diba? Kung hindi tayo nagpatuloy, hindi tayo nagprosige, hindi tayo, kung tayo nanghimagod at tayo ay nanghina, wala. Baka tayo hanggang ngayon, naroon pa rin sa lumang building. Amen, mga kapatid? Siksikan tayo doon. Matindi, maraming mga hadlang at balakid, pagsubok sa buhay, problema. Pero hindi nang himagod, hindi tayo nang hina, hindi tayo tumigil. Kasi pag hindi ka nang himagod, never kang tumigil. Pag ikaw ay hindi nang himagod at nanghihina, mga kapatid, hindi ka titigil, hindi ka babalik sa mali. Magpapatuloy ka. No? Kaya dapat ito ang ating desire, desisyon. Kasi pag desisyon mo yan, anuman ang gawin ng diablo sa iyong kapaligiran na paraan para patigilin ka dahil nagdesisyon ka na at dedicated ka at determinado ka. Kinakailangan. Parang katulad yan ng isang magulang na meron siyang 12 anak, hindi po pwedeng magpa-isi-isi. Kinakailangan niya na magtrabaho at kinakailangan niyang alagaan ang katawan niya sapagkat yung katawan niya ang puhunan niya para siya makapagtrabaho.
kinakailangan ingatan niya ang kanyang katawan, disiplinahin niya ang kanyang sarili. So kinakailangan didesisyonan niya yan, kasi pag hindi, patay ang mga umaasa sa kanya. Kawawa ang umaasa sa kanya. Walang mangyayari sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ng kanyang mag-iina. So, kung sa physical ay merong ganyong klaseng mga dedikasyon, desisyon, determinasyon, mga kapatid, dapat sa spiritual, lalo't higit sa lahat, dahil kasama natin ang Diyos. Ano? Amen ba, mga kapatid? Meron talagang, kailangan talaga ating mag-desisyon eh. Hindi ako po pwede manghina. Hindi ako po pwede manghimagod. Meron ganyan talaga eh. Ano? Kasi sa akin umaasa, sa akin nakasalalay. Mamaya makikita natin dito yung mga kadahilanan na yan para hindi talaga tayo manghina at manghimagod. Amen ba, mga kapatid? So, matindi. Matindi po, mga kapatid, yung problemang pang-physical. Aging that is natural. At yan po ay hindi papipigilan. Yung mga ailment or aching, mga pagsakit at karamdaman na yan, ay talagang maliban na lamang na ikaw ay marunong magdisiplina nga sa sarili, ano ho, yung mga intake mo, yung mga pagkain mo talaga, hindi ka talaga kumakain ng maaalat, matatamis at mamamantika, talagang disiplinado ka, hindi ka nainom ng soft drink, hindi ka nakain ng mga fast food, hindi ka nakain ng mga chicheria, talagang disiplinado ka, hindi ka nakain sa mga restaurant diyan na punong-puno ng mga seasoning ang pagkain, kaya masarap. Ay, napakahirap naman eh, nakontrolin. Amen? Nakapaw. Oh. Pero kung disiplinado talaga, mararanasan mo ang malusog at malakas na katawan na kahit ikaw ay may edad na, ikaw ay malakas pa rin at walang nararamdaman. Pero kalimitan sa mga tao ay talagang dahilan nga sa klase na ng ating pagkain, mga kapatid, ano, pati yung ating teknolohiya, yung cellphone, matinding makapagpanghina yan. Pati yung memory mo, nasisira dyan. Humihina ang memory kasi dahil ng radiation ng cellphone, ng computer, ng laptop. Ano ho, yung palaging nasa iyong katawan yan. Diba, dati nga, nung unang panahon, ang pagpapa-x-ray, eh, twice a year lang yata ang allowed dyan, twice a year. Ano? Eh, samantalang mas malakas ang radiation ng cellphone kaysa x-ray. Alam niyo ba 'yon? Oh, eh, ang extra ang cellphone ay eh, araw-araw kahit sa pagtulog nasa tabi ng unan. Ano ho? Talagang 90% pa lamang i-charge na uli. Matindi. Laging gusto niya 99% to 101% ang battery. Araw-araw 'yan mula sa bata na ngayon, maraming mga bata para lang wag lang umiyak ay talagang bibigyan ng gadget. Pero mali. Mali. Ano ho? Bibigyan ng, lalo na may mga may sakit na, naku, bawal na bawal ang cellphone sa mga taong may sakit na. Dahil lalong hihina ang resistensya niyan, lalong hindi lalakas ang immune system, lalong manghihina at lalong babagsak ang kalusugan niyan. Ano? Dapat inilalayo ang mga cellphone, ang mga gadget na yan sa mga taong may mga karamdaman, may mga dinadala ng sakit sa kanilang buhay. Pero yan po ang pangkaraniwang nangyayari, kaya problema yan. Ano ho? Then, may binabanggit din diyan sa verse 17, affliction. Ano ho? Sa ating physical. Kasi nga, ang sabi diyan, sa verse 7, for our light affliction. So may affliction. Kaya lang, dahil tama nga ang kanilang pananaw sa buhay at may decision silang hindi sila kinakailangan, hindi sila dapat manghina at manghimagod, ang dating sa kanila ng affliction, bagamat mabagsik yan, mahirap yan, tinuring lang nilang light. Ano ho? At ginawa nilang ika nga eh, gaya ng mensahe ng awit, naging tinig nila na sa positibong pananaw. Yung mga affliction, yung mga problema, yung mga pain sa buhay, yung mga pagsubok, ano, yung mga kabigat at mga dalahin, itinuring na lang nilang ito ay dahilan para malaman nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang plano ng Diyos at kung ano ang tamang paggamit sa tinatawag na pananampalatayang Kristiyano. Ano, na ang sabi diyan ay, which is but for a moment. Kita niyo yung kanilang
tanaw, ano, yung kanilang pag-aliw sa sarili na yung mga affliction na yan ay light lang at saka yan ay little time lamang yan. Yan ay for a moment lamang. Ano, ganun nila ini-encourage yung sarili nila. Bagamat yan ay posible talaga, yung affliction na yan ay makapanghina at makapanghimagod. Lagi na lang ikang ganito, ang bigat-bigat na ng aking dinadala. Meron na ang ganito, meron pang ganito, meron pang ganito. Ano ho? Ang sabi niya, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kasi the more na ikaw ay dumadaan at bumibigat ang iyong pagsubok, ang iyong kabigatan, ang iyong problema na ikaw ay nagpapatuloy, matindi po mga kapatid, yung tinatawag na glory, yung bigat noon lalo sa iyo. Lalo kang kumikinang, lalo kang ikaw ngayon nagiging valuable. Ano ho? So, sa sunod, sabi diyan, while we look not at the things which are seen. So, ito pa, ang isa pang mga nakakapanghina at nakakapaghimagod, yung mga physical things, yung mga bagay na nakikita, ang sabi diyan. So, hindi nila tinitignan yun. Kasi pag tinignan nila yon, mga bagay na nakikita, physical things, katulad ng mga riches, wealth, isa yun. Ano? Basta yung mga bagay na sabi nga doon sa 1 John chapter 2, sa verse 15, 16, at doon sa Genesis chapter 3, yung lust of the eyes. Kasi maaring mag-cause ng envy. Halimbawa, yung mga kaklase mo, nung una, di ba? Ay kay pare-parehas, pagkatapos, ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay naging matapat sa Panginoon, at nakafocus ko na lamang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka na materialistic, hindi ka na worldly, samantalang ang mga kakalasi mong hindi mananampalataya, syempre sila ay materialistic at worldly. Dumaan sa pagkakataon sa iyo na nakita mo sila, nakasalubong mo uli sila, nagpanagpo kayo, aba, ay asinsadong-asinsado na siya physically speaking. Asinsadong-asinsado na siya materially speaking. Ay magkukos ng envy sa iyo kung ikaw ay hindi magkukontrol. At hindi tama ang iyong pananaw sa kristyanong pamumuhay. Magkukos ng envy yan. Pambira ako dito, nasa tamang paglilingkod, nasa tamang pananampalataya, hanggang ngayon lakad. Samantalang sila ng mga unbeliever, nakasasakyan at ilan ang sasakyan sa bahay at sa buhay. Minsan nangyari sa akin yun, nung ako ay nagmi-mission pa lang. Sabi ko, lakad ako, lakad. Lakad lang ako sa pagyayang. Sabi ko, Pamela, ako yung nagpapastor. Ako yung parang ape. Tapos itong mga klase yung nakikita ko, asinsado sa buhay, parang hindi yata fair, Panginoon. So mali ang pananaw ko sa buhay. Pero kung hindi ako naging maingat sa pagbubulay-bulay, ano ho, mga kapatid, maaaring mainggit ako. Pero mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon sa aking buhay? Ibinilis niya. Yung dati kong nakikita, hindi na kailangan dumaan ka muna sa apoy. Ano? Dumaan ka muna sa mga pagsubok. Dumaan ka muna sa mga lubak-lubak na buhay. Para masarap pag inani mo yung inihasik mo. Amen? Dati-dati, aatin ka ng mga ibang gawa, may magkakaroon na ganito. Kaya, kinukunta ko pa yung kailan sila, ilang taon sila bago nagkaroon ng ganito. Tapos kukumpara mo yung sarili mo talaga, hirap na hirap ka, ganyan-ganyan. Ba? So, nagkakaroon ng envy. Pero kung tama ang pananaw, ang sabi ng salita, huwag mong titignan yung mga physical na bagay. Sin, for the things which are seen are temporal. Yun na lamang, kung may decision ka at may desire ka sa buhay mo na magpatuloy sa Panginoon, maglingkod, maging matapat, maging matino sa Panginoon, mga kapatid, huwag mong hahayaan ang mga bagay na nakikita maka-apekto sa iyo. Napaka-enticing ng mga bagay na nakikita. Tumbira, bakit ang asawa nun ang ganda yung akin? Hindi, huwag naman ganon. Yung asawa mo, best yan. Hindi sa kung ano ha, kundi kung sino ibinigay sa inyo ng Panginoon. So, yan mga kapatid ay mga possible causes ng panghihina at panghimagod. Hoy, inggit na inggit ka, pambira. Ako'y parang walang Diyos sa kalagayan kong ito. Sila yung parang may Diyos sa kanilang kalagayan with regards to material things, with regards to physical things, earthly things. Ha?
Ako yung nagsasabing tama ang Diyos, tama ang pananampalataya, tagalangit, tama ang practice. At sila yung sinasabi kong mali. Pero parang pagdating sa nakikita ay hindi kami, hindi taliwas, ika nga. Pero mga patid, iba talaga ang pananaw dapat natin. Katulad ng pananaw ni Pablo. Diba? Ang sabi niya sa verse 16, but for a moment, lamang yung mga affliction sa buhay. Maging yung mga pain, yung mga aging na yan, pagdating sa kabilang buhay, eternal life na yan. At wala nang pagtanda, sapagkat sa kabilang buhay, eternal present. No? So dito mga kapatid, ipinapakita yung mga hindi nila tinitignan para huwag silang manghinat manghimagod. Kasi pagka nakita na pambira, pagod na rin ako. Mahaba-haba na rin yung nagawa ko. Ako muna magpapahingat. Ako muna, igagawin ko muna yung ginagawa ng iba. Lalo na mga unbeliever. Ano? At ako naman ay mag-enjoy naman ako physically at materially. Nanghihimagod na. Mawawala na. Naiinggit ka. Talagang posible kang manghimagod at manghina. Ano? Pero anong sabi diyan? While we look not at the things which are seen. Hindi mo talaga dapat tignan ang mga bagay na nakikita. Sa bagay, alam, magtumingin ka sa bagay na hindi nakikita. Anong tawag sa iyo? Pero mga patid, sa Kristiyano, tamang salita yun. Sapagkat tayong mga mananampalataya ang nakakakita ng mga hindi nakikita. Amen? Yan ang sabi ng talata eh. But at the things which are seen, not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ano yung mga bagay na hindi nakikita? Yan yung mga bagay ng Panginoon, yung paglilingkod natin. Hindi naman talaga nakikita nila yun eh. Ang nakikita nila sa atin yung physical na bakit ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Di ba? Eh, tignan mo kami. Big time na kami. Ikaw, no time pa rin. So iba talaga ang perspective ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Huwag natin ikukumpara. At huwag natin silang hahayaan na tayo ay madala nila at maakit nila. Hindi competition ang physical na bagay, ang Kristiyanong pamumuhay. Hindi. Ang buhay natin nakasalalay sa may hawak ng buhay. Ano nga uli ang ating Diyos? He is the author of life. And He is the auditor of life. Alam niya kung kailan niya tayo pupuling dagdagan at pagtiwalaan. Alam niya. At alam din niya kung kailan niya kukunin yung mga pinagkatiwalaan niya sa atin. Ino-audit niya yan, mga kapatid. Ano? Kaya nga ang sabi kong anong inihasik mo, siyang aanihin mo. Kasi siyang auditor. Then He is the authority of life. Pag sinabi ng authority ng buhay, yung may karapat at kapangyarihan, sobernidad sa buhay ng tao. Pag sinabi niya, ngayong gabi o bukas, hanggang Linggo ka na lang, dan ang iyong plano sa buhay. Pag iyan ang kanyang pasya, wala tayong magagawa. Amen, mga patid? So habang hindi pa siya nagdi-desisyon, anyway, hindi natin alam kung kailan talaga tayo magwawakas sa lupang ito. Diyos lamang ang nakakaalam. Pero hanggat hindi pa, natin na wala pa tayo doon, tayo narito pa. Mga patid, mag-desisyon tayo katulad ni Pablo na hindi ako kinakailangan manghina. Amen po ba? Maliwanag? Okay, ngayon, puntahan natin yung yung positive side. No, na cause o causes. Unang-una mga patid, na makikita natin dito sa positive side, yan ang nakita ko dito sa kapitulong ito. Sila spiritually ha, pag sinabing spiritual, yun yung kanilang soul. Ano ha? Intact sila. Ano? Pag sinabing intact, undamaged in any way, competent with all connection and parts, intact. Okay. Ganito mga pati. Yung kanilang kaluluwa ang pinag-uusapan dito. Kasi kanina ang ating pinag-aralan na causes negatively yung physical. Ngayon naman yung soul nila. Kung inyo natatandaan sa Luke chapter 16, namatay yung mayaman, namatay yung pulubi. Pero yung pulub, yung mayaman, in living. Tama? So, kabilang buhay, nasaan yung mayaman? Nasa lugar ng pagdurusa. Okay?
Yung pulubi naman, naroon sa lugar ni Abraham, Abraham's bosom, paradise in time, sa lumang tipan. So ang kanilang mga lupang katawan, iniwan nila yan sa libingan, sa lupa, sa earth. So sa kabilang buhay sila ay mga walang physical na taglay. Kaluluwa lamang sila, artite being, doon sa kabilang buhay, pansamantala. Ang tawag doon ay intermediate stage. Sa resurrection at sa rapture, sa mga saved, kompleto na uli yan. At doon sa mga unsaved, sa great white throne judgment, makukompleto na uli yon. Ang tawag doon, resurrection unto damnation. Yung physical nila ay mare-resurrect, pero hindi ho gaya ng tagal. After 16, hindi ba sila'y wala sa physical, pero sila'y nagkakakilala? Ibig sabihin, ang kaluluwa nila at ang kanilang katawan, parehas po ang pagkakakilala na function. May mata. Diba? Itiningin ni mayaman ang kanyang mga mata sa malayo. So, yung kaluluwa may mata. May bibig. Nagsalita. May pagkakakilala. Nagkakilala sila eh. Pero wala silang katawan. Nakunyo po, mga kapatid. So, tayo dito, mga kapatid, may dalawa rin tayong dapat, diba? Sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, ang tao ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ibig sabihin, may dalawa tayong pakakainin sa ating iisang pagkatao. Physical, that is bread, physical bread. Yung kanin, yung ulam, yung kaldereta, yung karipang kaluluwa yan. Okay? Yung prayer, pang kaluluwa. Pagkain yan, spiritual food natin yan. Yung pagsamba, spiritual food natin yan. Okay? Yung fellowship natin, spiritual food natin, lumalakas ang kaluluwa at pananalo. Kung saan tama yon, pero pag ang kaluluwa mo, hindi mo pinapakain ng salita ng Diyos, ng panalangin, ng pagsamba, ng paglilingkod, ng pagsunod, mahina si kaluluwa, malakas si katawan. Kontrolado ni katawan si kaluluwa. Kaya si kaluluwa, pagdating sa Panginoon, tama rin. Sa English, sampalok. Sa ibang salita, tama din. Mga kapatid, may dalawa tayong dapat isinasaalang-alang. Hindi natin pinababayaan sa physical, tama? Laging tama ang pagkain yan. 7 times a day. Ang lupit yan. Hindi pa babayaan yan. May vitamins pang nalalaman yan. May exercise pa yan. O talaga, may face mask pa yan. Kasi tama lang, ingatan si katawan. Pero si kaluluwa, kamusta? Eh, ang katawan hanggang saan yan? Hamana ito ng kabilang buhay. Ito'y hanggang earth lang. Sa kabilang buhay. Pag humiwalay si kaluluwa, si katawan, ang tawag na lang sa kanya, bangkay or labi. Ang tunay na ikaw, yung lilipat sa kabilang daigdig. It's either heaven or hell kay Satanas sa impyerno. So habang nasa lupa tayo, kasi ang ibig sabihin ng death ay separation, separation of soul from body, ang ibig sabihin ng life is union of soul and body. Nung tumanggap ka kay Kristo, Christ is the life. Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Nung tinanggap mo siya uli, spiritually nagkaroon ka uli ng buhay. That is union. Nagkaroon ka ng relationship kay Kristo nung tinanggap mo siya sa impuso bilang tagapagligtas, pinatawad ka niya dahil siya may ginawang sakripisyo. Namatay, nagbingguling na buhay. So ngayon tayo ligtas na, dapat yung kaluluwa natin intact. Yung spiritual eyes natin, tama ang pananaw. Kanina pa natin binabanggit, di ba? O tingnan niyo, sabi ng verse 1. Yung eyesight ng kanyang kaluluwa. Yung sight niya. Ang sabi diyan, therefore seeing. Di ba? Pag seeing ay kinalaman niyan sa pananaw. Sa pag ng isang matuwid, maayos na mananampalataya sa buhay niya. Nakikita niya ang ministry. Ikaw, nakikita mo ang ministry? Pag hindi mo nakikita ang gawait, ang ministry, ang nakikita mo lang palagi ay ang trabaho mo, ang eskwela mo, ang sarili mo, ang bahay mo. That is physical. Pero kung wala kang kamalay-malay sa mga bagay ng Panginoon, that's ministry, ay hindi intact. May problema ang kaluluwa mo. Ikaw ay malnourished siguro.
or weak, ilang ligtas dito sa lupa, whether weak ka or weakling, or ikaw ay wicked, o ikaw ay strong or spiritual. Kasi yung kaligtasan natin, fix yan, fix. F-I-X-E-D. Naka-fix po yan. Sapagat ang kaligtasan natin nakabase sa relasyon, hindi sa fellowship. Relasyon sa Diyos. Nung tinanggap mo siya, naging anak ka ng Diyos at hindi na mawawala at hindi na mapuputol yung relasyon mo sa Diyos. Ang mapuputol yung fellowship. Pagka ang kaluluwa mo hindi yung pinapakain ng salita ng Diyos, ng pananambahan gaya nito at ng pananalangin sa personal mong buhay, yung devotion ninyo, yung pagsunod, yung paglilingkod na may katapatan, manghihina si kaluluwa. Pag nanghina si kaluluwa, sala na ang paningin niyan. Katulad yan ng isang physical na walang kain, iba na ang tingin. Ang tingin ko sa iyo ay fried chicken na, pero tao ang kaharap. Bakit? Ay tulir na eh, wala nang ano, wala nang may pagkain. Spiritual. Nakafocus na lamang sa eskwela, sa trabaho, sa physical, sa pera. Nakafocus na lang sila sa kanilang katawan. Hukuman ng mga ligtas. Haharap tayo doon, mga kapatid. At yung ating buhay simula nung maligtas tayo, nung makatiyak tayo ng langit hanggang sa tayo mamatay dito sa lupa, yun ang ipagbibigay sulit natin paano tayo nabuhay. Kung tayo nabuhay na sigurado tayo ay nanghihina, nanghihimagod. Ang dami natin mga reklamo, ang dami natin mga kondisyones. Ano ho? Kaya mga kapatid, dapat yung spiritual natin intact. Intact yan. Ang nakikita natin, ministry. Kung ano yung valuable. Yan ang nakikita natin. Kaliwanag na dahilan kung bakit hindi pa tayo kinukuha ng Diyos after na makatiyak ng langit. Alin ba ang mas maganda at masarap ang buhay? Sa lupa o sa langit? Of course, sa langit. Eh bakit hindi nung maligtas tayo, diretso agad sa langit? Aba, eh kung lahat ng naligtas nasa langit na, sino magsishare? Sino magsishare? Unggoy? Lalong di maniniwala yan. Kaya hindi pa tayo kinukuha ng Diyos para ikaw ay maging saksi. Hindi yung saksi ni Jehovah's Witnesses. Saksi tayo ng Panginoon Jesucristo na ang Panginoon Jesucristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay. Mula sa pagiging isang Diyos na katawang tao dahil sa pag-ibig niya sa akin at sa iyo. Inako niya yung ating pagiging makasalanan, born sinner. Inako niya yung ating kaparusahan. Praise God. Yan po ay fixed. Pero yung atin pong reward sa judgment seat of Christ, conditional po yan. Ang salvation na i-gift, ang reward sa judgment seat of Christ, ay kinakailangan natin mag-labor. Kaya nga reward, yan po ay ganti. Ganting pala. Pero ang kaligtasan, regalo. Ah, yan makikita sa Ephesians chapter 2 verse 8 and Romans chapter 6 verse 23. Regalo, wala kang ginawa. Ang gumawa nun ay ang Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, wala na tayo sa maling aral. Dati talaga, hindi natin naiintindihan yan. Akala natin relihiyon, akala natin sariling kapatid. Sa practices natin, salamat na lang sa Diyos at meron nakapunta sa inyo para share, mag-share ng Word of God, specifically yung Gospel. At ngayon, tayo ay tagalangit na. Hindi na tayo mga bulag na tagasunod ng isang paniniwala. Bago tayo ngayon manghawak at manindigan sa isang aral, nariyan sa Biblia, maliwanag na pinapakita sa atin. Meron tayong tinatawag na banal na kasulatan. Kaya pagharap natin sa hukuman, ito. Ito ang bubuksan ng Diyos na hukom sa hukuman at ito rin ang ating pinag-aralan at tinanggap natin, kaya absuelto tayo. Roma 8:1. Tayo, salamat sa Diyos, ito na. Banal na kasulatan, di ba? Sa korte, para manalo ka sa kaso, dapat merong halimbawa, kayo ay nag-away tungkol sa inyong mga pagkakautang. Eh, kung wala naman kayong kasulat, mahirap ipanalo yan. Kung verbal lamang, sabi-sabi lamang salita. Pero tayo sa pananampalataya, hindi sabi-sabi. Meron tayong kasulatan. Ang tawag natin ito ay banal na kasulatan. Kaya ang sino man at ang anumang paniniwala sa reliyong wala sa banal na kasulatan, talo sa hukuman ng Diyos. Impyerno yan. Kaya salamat sa Diyos, saved na tayo. At safe na tayo. Ngayon mga kapatid, hindi tayo dapat manghina. Nasa tama tayo. Kaya yung kaluluwa natin dapat lagi natin pinapakain niya na salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng regular. Eh minsan mas ma-limit magbasa doon sa Facebook kaysa doon sa Factbook. No? Kaya ang nangyayari, mga fuckboy,
Mga kapatid, dapat mas laging kinakausap ang Diyos kaysa doon sa mga kachat na tao. Para pag nakikipag-usap ka ng mas madami sa Diyos, yung kausap mong tao, maaakay mo sa Diyos. Pero pag bihira ang pakikipag-usap diyon, malimit ang pakikipag-usap sa kapwa, minsan hindi kasama sa usapan ang Diyos. Pero kung laging siya ang kausap mo at nakipag-usap ka sa kapwa mo, maisesir mo siya sa kapwa mo at maaaring maligtas pa yan. Ganun dapat mga kapatid. Yan ang dapat na pananaw natin. Yan ang nakikita natin, ministry. Gawain ng Panginoon. Laging isa sa alang-alang natin ang ministry. Kaya hindi ka pwedeng manghina, may ministry. At ikaw ang inaasahan sa ministry. Hindi pwedeng asahan sa ministry ang unsaved. Sapagkat ang unsaved nga ang ministry natin. Isa sa mga ministries natin ay ang mga unsaved. Ang mga unsaved hindi pwedeng asahan sa ministry. Kaya hindi pwedeng manghina. Nakasalalay sa iyo. Parang isang magulang, isang kuya na wala ng mga magulang o may problema ang mga magulang, ang breadwinner niyang 16 na kapatid. Kailangan niyang magpakatatag at magpatuloy. Disiplina sa sarili. Ganon din sa spiritual mga kapatid. Hindi ka pwedeng manghina. Meron ka mga unsaved loved ones. Amen? Hindi ka pwedeng mag-backslide. Huwag mong iintayin may mamatay sa kanila bago ka matauhan. Amen? So yan si Pablo. Ang nakikita niya, yung kanyang eyes, yung eyesight niya, spiritually, tama ang focus. Nasa tamang focus. At sinabi niya sa verse 18, ang tinitignan niya, hindi mga nakikita, ang tinitignan niya, hindi nakikita. Kita niya, while we look. So yung kanyang eyesight talaga, spiritually, talagang tama. Kasi di ba sinabi niya sa Ephesians chapter 1 na nung tayo maligtas, ay naliwanagan na yung ating spiritual eyes of understanding. Ephesians chapter 1, verse 18. The eyes of your understanding. May glaucoma. Ngayon, maliwanag na. Dati, tanong, saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi mo alam, kasi hindi mo alam ang daan, hindi mo nakikita ang daan. Ay sabi ni Jesus, ako ang daan. Sino may di makaparoon sa mga kundi sa pamamagitan ko? Narinig mo yun, pero ang mata mo malabo. Ngayon, pag tinanong ka, saan ka pupunta pag namatay ka? Ikaw ay may kapayapaan at merong katuwa ang sabihin, ako'y diretso sa langit. Amen? Sino nakakatiyak dito ng langit? Taas ang kamay. Yung hindi nakakatiyak ay yung hindi natutuwang palangit, huwag tumaas. Diba? So pag sinabing sino nakakatiyak ng langit, ganun agad tayo. Dahil makakasama natin yung tagalangit, ang Panginoong Diyos. Maliwanag na sa atin yan. Pero ano ginagawa ng Diablo? Sa 2 Corinthians 4 verse 4. 1 Corinthians 4 verse 4 ba yan? Nga, diyan din sa atin sa 2 Corinthians 4 verse 4. Anong ginagawa ng Diablo sa ating sa mata ng mga di mananampalataya? Yung tayo hindi pa mananampalataya. In whom the God of the minds blind. Ano ba ang binubulag sa... Ano ba ang binubulag? Di ba mata? Nakakita ka ng binulag ang bibig? Binulag ang tenga? Siyempre binubulag, pananaw, paningin. At yung mind natin, meron niyang mata. Yung kaluluwa natin. Ha? Meron niyang mata. Minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano ba yung nakaka-apekto sa shine? Yung mata rin natin. Trabaho ng Diablo, bulagin ang unsaved. Trabaho ng Diablo sa mga saved, palabuin ang ating mga mata. Ano ho? Kaya dapat intact ha. Kayo ay, alam nyo, yung sa physical, yung umiiyak, malaking tulong yun sa paglilinis ng ano mata. Yung iyakin, yung lagi naluluan na nawawas yung kanyang mata. Huwag naman yung masyadong napakatampuhin naman na wala na sa lugar. Yung umiiyak ka sa katuwaan sa Panginoon, no, umiiyak ka sa pagbubulay-bulay sa salita, yung napakabuti ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin. At yung pinakakapaglinis ng mata. Pero spiritually, pwede rin malinis ang ating mga mata sa kagalakan sa kailangan natin. Kailangan natin ipagpatuloy pa pero wala tayong oras. Yan ho. So, dire-diretso natin. Alam naman natin mga kapatid na hindi lang mata. Meron pa diyan. Balala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa inyong salita na pagkain ng aming kaluluwa. Tunay na ang aming physical, hindi namin pinababayaan at tama lang yon. Pero dapat, kung
paano namin pinapahalaga ng aming physical, ang aming katawan, ay lalo rin namin pahalaga ng aming kaluluwa, sapagkat pag nakontrol ng physical ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, sabi ng Galatia chapter 5, laging kontra ang laman sa espiritu. Hindi magiging maayos ang aming pananaw, hindi magiging maayos ang aming desisyon, di pa, o bumalik pa sa mali. Kaya kailangan namin ang aming kaluluwa ay aming pong mapakain ng tama at ng regular. Ang inyong salita, panalangin, personal devotion, ang aming pong pananambahan, maging aming pagsunod, ang aming paglilingkod. Lahat ng ginagawa sa ministry, ito ay spiritual. Sa spiritual, pag gumawa ka, lumalakas ka. O banal na Diyos, kayong patuloy na mangusap sa inyong mga anak. At kung meron naman dito na hindi pa nakakatiyak ng langit, hindi pa niya sure 100% na pag siya namatay, diretso siya sa langit, paunawaan niyo po siya. Ngayon, bigyan niyo siya ng enlightenment sa kanya pong lugnang kanyang buhay. Nagkatawang tao siya. Pinako sa krus, nadanak ang kanyang dugo, pantubos, panlinis ng aming pagiging makasalanan at kasalanan. At siya'y namatay dahil inako nga po niya ang aming kaparusahan na sana'y kami pa-impyerno dahil sa kasalanan. Pero siya na ang nagdusa. Siya'y namatay. At siya'y inilibing upang mauwi na rin sa limot ang aming pagiging makasalanan sa inyong banal na paningin. At kami mabalutan ng kabanalan at katwiran ng Panginoon Kristo sa aming buhay. At siya'y muling nabuhay. Dahil ebidensya yon na ang aming sinampalatayanan na hindi tao lamang, hindi isang Diyos na nagkatuwang tao na mayroong kapangyarihan na buhayin ang kanyang sarili. At siya'y nabuhay na maguli. Kaya hindi walang saysay, hindi walang kabuluhan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Panginoon, tulungan niyo po kung meron dito hindi pa nakakatak ng langit, sumuko siya. Magsisi siya. Magsisi, magbago ng isip. Kilalanin niya ang Panginoon sa Kristo na kaya namatay, inilibing muling na buhay para sa kanyang kaligtas at katubusan. Papasukin kanya sa kanyang puso bilang tagapagligtas. Diyan, sa iyong lugar, pupwede mong itaas mo lang ang kanang kamay mo para magpahayag na pastor, magpray kayo ng gabay ng pagtanggap kay Jesus sa puso, nakapahayagan ng pagsampalataya. Nais ko pong magpahayag ng pagsampalataya sa kanyang kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay para makatiyak ng langit. Mag-pray kayo ng gabay at ako susunod. Kung meron pa po na hindi pa nakakapagpasya ng ganyang panalangin, ng pagtanggap, ng pagpapahayag ng pagsampalataya, pwede nyo itaas yung kanang kamay at ako po ay magpe-pray ng gabay para sa iyo habang nakapikit ka, habang nakatungo. Meron po ba magtataas ang kanang kamay? Sa ating mga nasa hall, meron po ba? Kamahiya? Okay, siguro ang gawin na lang natin, maging sana sa online, ay sundin nyo sa inyong puso ang sasabihin ko. Tandaan nyo, hindi ang panalangin ko ang magliligtas sa inyo, kundi yung pagsunod yun ang totoo sa puso ninyo. Response ng inyong puso na totoo. Panginoong Jesus, salamat po sa mabuting balita. At hindi ako karapat-dapat sa langit. Karapat-dapat ako sa impyerno. Subalit salamat po sa inyo. Ayaw ninyo ako sa impyerno. Gusto ninyo ako sa langit. Kaya kayo na ang gumawa ng paraan. Bumaba kayo sa lupa, nagkatawang tao. Inako nyo ang aking pagiging makasalanan at ang kaparusahan ng aking kasalanan sa krus. At kayo'y inlibing at muling nabuhay para sa aking katubusan, kaligtasan at ikaaring ganap. Kaya Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa puso ko. Nakapahayagan pag-asa ng langit. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po man ng marami sa aming pong natapos na unang bahagi ng umaga ng aming pananambahan. Nawa nga po yung makapangyarihan at matagumpay na makapangusap ang banal na Espiritu sa inyong mga salita na aming napag-aralan. Bless you po ang inyong mga anak na nakaluhod dito sa loob at doon sa kanilang mga tahanan. Sa inyong lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Sa bahaging ito, dadako tayo sa ating paghahandog sa Panginoon.
Narito po ang ikapo, ang offering, ang first fruit, ang mission giving. Basbasan niyo po na makasuporta po sa mga ministeryo at sa mga nagmi-ministeryo, Panginoon. Gawain at manggagatan at kagalakan, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, ingatan sa araw-araw sapagkat kailangan sa inyong ministeryo, sa inyong gawain, sa iglesia, ang ganyang klaseng mga miyembro na meron pong puso at meron pong panalangin na suportahan ng mga handog na ito. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan, Pinahusus. Amen. Salamat sa Diyos. Okay, meron tayong ilang bisita, no? Pero bago natin sila recognize, reminder natin, mga patid. Ano? So, ngayon na ang last Sunday ng ating pong January 2021. Nakita ko na parang wala tayong, ano, pwede kaya sa ating ganitong sitwasyon. Sige, tayo muna. Ating pagmimitingan yan. Pag-usapan. At at least binukas ko sa inyo yan. At nang sa ganun po ay makapag-isip at makapanalangin at makapag-suggest. Ano ho? So, gayon pa man sa ating pong darating ng first Sunday ng May. Ano ho? First Sunday ng May. Meron tayong 25th, last Sunday, last year, 2020, supposed to be a silver anniversary ng church. Pero dahil nga nang naka-lockdown, dahil ng pandemya, ay hindi natin nagawa. Pero malamang nasa May, may isasagawa na natin yung 26th at isasama natin ang 25th. And ho, so pag-pray natin na ipursige ninyo, i-prioritize ninyo yung inyong first fruit, ano ho, at maaring din natin kuhanin yung ating pong gagastusin sa ating church anniversary. At pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng mission conference, ano po. At nang sa ganun, Panginoon, ang mga kapatid, ay maipakita natin sa ating mga sarili, higit sa lahat, sa paningin ng Panginoon, na tayo po ay hindi makasarili. Hindi tayo nakafocus lamang sa ating sariling lugar, ano ho. Kundi tayo po ay, yung ating pananaw ay atin ang in-enlarge and expand na natin, ano po, para tayo maging bahagi sa mga naliligtas, sa iba't ibang gawain. Ano, kaya ang ating basic giving ay tithes, offering, mission, and first fruit. Ano po, yung mission natin, designated po yan, dedicated po yan sa mga gawaing misyon. Ano po, hindi yan ginagastos kung saan. Yan po ay talagang naka-alat po talaga yan. Dedicated po yan sa mga gawain. Nadalhan ng Panginoon dito, akayin ng Diyos dito, yung mga gusto niyang suportahan natin. Pag ang Diyos ang nagdesisyon, sigurado po kasama natin ang Diyos sa bagay na yan at mayroong biyaya ang Diyos dyan. At humanda ka na dahil ikaw ay gustong gamitin din ng Diyos para magbigay sa misyon. Amen? Ganun lang yan. Ano ho? Para, kumbaga, namumultiply yung ating ministry. Ano, hindi lang tayo dito, kundi at the same time, sa kabilang dako, sa iba't ibang dako, may nasisave dahil may nakakapuntang mga missionary dahil tayo ay nagsusuporta. At kung meron naman dito na tinatawag ng Panginoon, mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon, babae o lalaki, ano, may asawa o wala, kayo ay tinatawag ng Panginoon, sumuko na kayo dahil by March ay maaaring, kailan ba ang katapusan ng SEM? Tayo ay mag-start na ulit dito ng Bible School. Kasi sa ngayon, meron tayong dalawang estudyante dito. Si Paul at si J.I. Ano? So, at kung meron pang sasama sa atin, sa mga tayo-tayo na rin lang ulit. Ano? So, yan mga patid, ang ating mga reminder. Pag-pray natin ang ating mission mismo doon sa Mindoro ay ma-organize na. No, supposed to be last year yan. So maaari nga yung year na ito ay ma-organize natin dahil sila naman ay self-governing na doon. Ako naman hindi na nakikialam doon sa kanilang gobyerno doon. Self-propagating sila. Hindi naman tayo napunta doon para tumulong mag-propagate. Sila mismo ang nagpo-propagate. Sila mismo ang nag-lawain doon.
ang mga tao doon ang nasisave ay mga mangyan, mga katutubo at mga mahihirap din lamang na mga Tagalog. Ano? So ibig sabihin, ang giving nila ay hindi natin sure kung talagang masusuportahan ang pangangailangan ng manggagawa. Hindi natin susuportan kasi yung pangangailangan ng gawain doon. Yun po ay ang may problema na doon, merong ikangay salo na doon yung gawain mismo, yung mga member po doon. Pero maganda na consider natin yung kanilang kahinaan, ang sinusuportahan muna natin yung manggagawa. At yung gawain nila, kung may pangangailangan na kailangan natin tulungan, walang masama, lalong magaling kung matulungan natin sila. No, maaring this year, maipag-pray natin na sila ay ma-organize. Ano, so, pagka okay na ang biyahe ng barko, ano, papuntang Mindoro, ay di pupunta ho tayo doon, tayong lahat. Ano, akupado natin ang bangka. Ano, so, ating i-organize ang gawain natin doon. Okay. Ano pa reminder natin? Kapatid, magkano na yung ating in-expect na hindi ko matandaan? 800? 880 plus. Okay. Nagkaroon tayo ng kukwenta uli tungkol doon sa mga meron kasi mga nadagdag. Ano ho? Nakakatuwa naman. So sa ngayon ay meron tayong 880 plus na inaasahan na mabubuo na first fruit. Ano po? At ngayon ay nakabuo na, nakatanggap na tayo ng nasa 60,000 plus. Ano ho? Pero ang ating pong balance na lamang ay nasa magkano? 47 plus. Ano? Kasi nagpalinlis tayo ng ating aircon worth 3.5 at charge ng Prion, lab gift and advance na 3 months at yung food. Ano ho? Pagkatapos, kita nyo naman na pinturahan na uli ito mula diyan ba, sa isang yan? Diyan. Doon na lang sa dulong yon. Dulong na lang. Wala. Tapos yung ganyan. At saka, so, bibili na lang ulit tayo. Yun po'y 2,450 ang pintura. Ano? So, kulang pa. Maaaring this week, bumili ulit tayo. At yan po natin kinukuha yung ating mga sa pangangailangan natin. At yung ating tithes and offering, yan po ay hati sa maintenance natin, sa gawa at sa manggagawa. Ano? So yan po, sa mga bayarin natin dito sa ating kuryente, sa ating tubig. Ano? So yan po natin niya kinukuha. So salamat sa Diyos, sa first fruit ay meron po tayong nagagastos. Okay, so dito sa kanan may bisita tayo. Nakikita ko, no? Yung nasa likod ni Isaiah, yung munang babae, no? Ladies first. Ining anong pangalan? Leia. Reya. Reya, ano apelyido ni Reya? Reya Manalo. Manalo ka, tama, Manalo? Win, no? Manalo. Welcome, Reya Manalo. Parang si Reya ay kaboses ni Ashley. Pinsan eh, di ba? Welcome, Reya. At ang kasama ni Reya ay si? Ian. Manalo. Sino mas may edad? Sinong mas matanda? Ah, magpinsan kayo. Ian, hindi ko lang masyadong marinig ha. Pasensya na. Ian, salamat ng marami sa impresyensya. Magkapatid sila. Welcome. So sila ay binabible study na ni na Sister Wenny, ano? Dimakulangan at Sister Marichel and Ashley, ano? Mga pinsan, ano? Salamat ng marami sa Panginoon. Welcome sa inyong dalawa, no, magbinsan. Meron pa ba sa likod? Wala na, no, si Leia gitna ay si Sophie, patuloy natin nakakasama. Praise God. Meron pa ba diyan sa likod? Yan, salamat sa Diyos, ano. At sa susunod, hindi natin i-recognize yan kasi kita naman natin na dire-diretso na si Julius Santiso, no, narin sa likod. Amen. So, dito sa kaliwa, nandiyan ba? Nandiyan si Frank? Nandiyan? Nandiyan si Frank? Wala pa? Wala pa? Nag-aalaga ng bata. Okay. So, doon sa dulo, si Tatay Lando. Brad, salamat sa impresensya. Amen. Amen. Welcome. Then, kasama uli natin si Sister Angelina. Ano? Purihin ang Panginoon. Talaga nalaban pa rin. Amen. Praise God. At ang mag-asawa ni Tatay
Dalmacio and Ate Heidi. Salamat po sa inyong presensya. Welcome po. Okay, meron po ba dito? Wala na. Wala na. Mga ano na ito, mga members na ito. Okay, ano ating gagawin mga kapatid? Kailan? Ngayon o mamaya? Happy birthday, Rayster! Ano ating gagawin? Sino? Si Inay Wenny? Ngayon din? Ngayon din! At saka, tama natin, sino pa sino? Randy ngayon din? Aba? So ilan pa? Tatlo pala kayo? Si Randy, si Rayster, at si... Mr. Wenny? Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Sige, kalahin mo mga kapatid, salamat sa biyaya ng Diyos sa inyo na kayo hanggang ngayon ay kasama namin, ay kasama ng inyong mga pamilya. Salamat sa kanyang biyaya at habag. Okay, so ilan na special number? 7. Okay, so tayo po ay dadako sa 7 special number. Sige, 7 special number kasi pag tayo ay nagbigay pa ng Thanksgiving, baka tayo kapusin sa Sunday School. Okay, hanggang 11 po tayo. Okay, tawagin natin dito ang 7 special number. Galak puri, bye.